Magandang araw, masayang araw mga kabungisngisan. Ito na naman po ang inyong vlogger na laging nakabungisngis. So wala tayong magagawa, yan po talaga yung natural niyan. And ngayon po, ipapakita kayo, i-share ko po sa inyo yung isa sa mga pinagkakakitaan ko, yung mushroom fruiting bag. So medyo mahirap kasi yung buhay natin ngayon, nagmahal yung ating mga karne, yung ating mga bilihin. So this is one of the options para hindi tayo masyadong mamahalan. Kasi yung mushroom, pwede siyang maging alternatibo sa meat. And at the same time, pwede mo siyang alagaan sa bahay mo. Plus, healthy pa. Kasi hindi masyadong makolesterol, di ba? And ngayon po, meron akong pinakausapan na kabungisngis na kung pwede, tulungan niya ako. Okay, sama ko siya sa vlog ko para ipakita sa inyo yung gagawin namin dito sa ating mga oyster fruiting bags, mushroom. And ayan na po ang ating kaibigan, si Miss Judy Donghil. Hello. Ayan, kabungis-ngis natin siya ngayon. Magandang buhay. So ipapakita namin sa inyo yung ito po yung ating oyster mushroom fruiting bags. So tatanggalin lang po natin yung rubber band. Ayan. Bali, 2 weeks na po ito na matured na siya. So, pwede na siyang tubuan ng mushroom. Ayan, tatanggalin natin yung rubber band. Tapos, pagkatapos natin tanggalin yung rubber band, gugupitin lang po natin yung sa may likuran niya. Kahit isa lang, pakita natin. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat, yan. Yung butas na yan, kasing laki lang siya nung tig to 25 cents. Diyan po kasi tutubo din yung mushroom. Plus, naganda ako ng malamig na tubig dito. Yan yung ibubuhos nyo. Or, kung meron kayong sprayer, wiwisik-wisikan nyo po yan. Dun sa mismong plastic, ha? Hindi kinakailangan na dun sa mismong butas. Yung butas, okay lang malagyan ng tubig. Pero ang dapat talagang basain yung plastic. Bakit? Para patuloy siyang mag-moist, tapos mapapansin nyo, ayan, may amag siya, para gumapang yan, yung amag na yan. At ito pong ganitong mushroom fruiting bags, good for 5 to 6 months yung kanyang pagsibol ng mushroom. So, malaking bagay na dapat laging basa yung plastic. So, sa mga ipapakita ko po na pictures, mamaya, makikita nyo po doon yung itsura ng oyster mushroom na magiging tubo po nito. Kaya lang ngayon, kasi mga 7 to 10 days, sisibulan siya. Medyo matagal lang konti kasi galing tayo sa tag-araw. Pero pag ganitong nagtag-ulan na, malamig na po yung panahon, mas marami na yung tubo at saka mas maganda yung harvest. So, ayun lang po. Maraming salamat. Pati na sa bisita natin kabungis-ngis ngayong araw. Bye-bye po! Ayan, ito po yung isa dun sa mga mushroom protein bags na 2 weeks na po siya mula nung na-distribute. So, matured na po ito. Tatanggalin nyo po yung rubber band. Ayan. Ibubukan nyo po ng bahagyang ganyan kasi dyan po sisibol yung ating mushroom. Ayan. Ayan nyo lang po nakaganyan siya. Tapos, kuha po kayo ng gunting. Gugupitin nyo po yung apat na kanto nito. Sinlaki lang ng 25 centimos yung butas. Ayan. Sa... dalawa. Kita nyo po, parang sinlaki lang siya ng 25 cents. Tatlo. Ayan. Tapos, apat. So, ito po kasi, isa rin to sa sisibulan ng mushroom. Pati po itong nasa unahan na to. Now, pagkatapos nun, mag-prepare po kayo ng malamig na tubig. Ito, nilagyan namin ng yelo. Ayan. Talagang malamig po siya. Tapos, babasain nyo po yung plastic. So, bakit malamig? Pagkatapos gupitan o pagkatapos tanggalin yung rubber band. Ito po yung para daw magising po yung amag dito sa loob. And then, okay lang na kahit mabasa yung butas. Okay, kung meron kayong pang spray, mas maganda. Sprayan nyo po ito, malamigan. Kung wala, kahit mano-mano. So, okay lang po na mabasa yung butas. Pero wag naman basang-basa. Ayan. Ito yung plastic niya. Lagyan nyo po. Kung mabasa man po yung butas, okay lang. Pero hindi kinakailangang basain yung loob. Kumbaga, wisik na konti, okay na. Kasi po, para yung magiging tubo natin na mushroom, hindi siya matubig, hindi siya mamasa-masa. So, mas maganda yung quality ng mushroom kapag ang binabasa po natin, itong plastic.
So, ano po yung idea nito? Para magising po yung amag, mabilis na kumalat at sumibol yung mga mushroom natin dito sa apat na butas na ito at saka po dito. Now, pwede nyo po ito na nakaganito lang. Okay? Pwede rin naman na itayo, kaya lang sayang yung space dito. So, might as well po nakahiga na lang na ganito. Yan. So, malamig po na tubig, idilig natin dito sa plastic. Okay lang mabasa yung nabutasan, pero huwag nyo pong sobrang basain. I mean, huwag nyo i-direct yung tubig sa loob para po yung ating mushroom na sisibol ay hindi mamasa-masa. Kumbaga, hindi siya malabsak. So, ayun po. Any questions po about sa ating mushroom putting bags, mag-message lang po kayo sa akin. Ayan, thank you! Ayan, kahapon may pinitas kaming konti. Tapos ito yung natira. Tapos ngayon pagising, eto na yung makikita. O, diba, ang dami na. Ayan, o. Sampu lang yan na putting bags. Ayan, o. So, pipitasin na natin siya. Ito, ayan, o. Ganyan lang siya. Tanggalin. Tapos, ito pa. Yan, dinidiligan lang siya. Tanggalin na rin natin to, although medyo maliit-liit pa. Eh kasi, sasama natin siya dun sa igigisa natin na sitaw at kalabasa. Ayan, so ito, huwag muna. So ito, kunin na rin natin siya. Ayan o. So, dito lang siya nakalagay sa likod sa may labahan namin malapit. Tapos, ito. Ayan. Tapos, ito rin. Ayan. Dami na. So, tanggalin na natin siya lahat. Ayan. O, diba? Ang dami. Ang sarap mag-harvest. So, ayan. Wow! Laki! Tapos, ito. Bukas. Ah, bukas na yan. Tsaka ito, tira tayong konti. Tapos, eh. Tapos, continuous yan, guys. Ha? Kasi nakita nyo, oh, may maliliit ulit. Ito, kala nyo, liit lang yan. Ang bilis niyan lumaki. 3 days. Ito, toto. 3 days, 4 days. Ayan, yung mga maliliit na yan. Naku, haharvestin na ulit yan. Ito pa, yan, yan, oh. So, imagine, guys, dito lang siya nakalagay sa labahan. So, meron ako ditong nakuha na 2 pinggan. Hindi 2 pinggan yung tinanggal, ha, kundi yung pinggan na puno. Hindi ba? Nakatuwa. So, ayun po. Good vibes sa umaga.